Franchise renewal ng ABS-CBN, sangkapan nga ba ng Liberal Party upang manalo para sa 2022 election? Senator Trillanes, nagbigay katiyakan sa sambayanan na maibalik sa ere ang ABS-CBN. Ngunit may kondisyon? Tila nga ay nag-umpisa ng muli ang hidwaan sa pagitan ng Duterte Administration at ng Liberal Party matapos ngang maglabas ng mga payag sina Vice President Lenny Robredo at si former Senator Antonio Trillanes sa pagkwestiyon sa kakayanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagresolba ng mga problema sa bansa. Balikan muna natin ang ilan sa mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw. Matapos nga ang ginawang sona ni Lenny at magbigay ng mga payo sa kung ano ang mga dapat unahin sa bansa, ay hindi naiwasan ni President Duterte na sumagot at sinabi nga nito na, "Please don't add fuel to the fire. You will just destroy the government." Kapag nasira ang gobyerno, masisira ang tao. Matapos ang naging sagot ng Pangulo kay Lenny, ay agad naman bumanat si Trillanes sa kanyang post na, "Wala nang sisirain pa sa gobyerno mo dahil matagal mo na itong winasak at patuloy na dinudurog," dagdag pa niya. "Kung ikaw ay may nararamdaman, magpahinga ka na, at kung wala naman talaga ay magtrabaho ka na lang." Dahil sa mga naging tweet ni Trillanes ay tila ba lalo nitong pinainit ang hidwaan sa pagitan ng dalawang partido. Dahil sa mga mainit na sagutan ay hindi naiwasan ng ilang Pilipino na sumusuporta kay Pangulong Duterte ang magtanong kung bakit walang tigil ang pagbabatikos sa kanya ng kabilang partido. At eto ngang August 29, 2022 ay naglabas ulit ng panibagong post si Trillanes na, "Mark my words, ABS-CBN franchise will be granted once the opposition wins in 2022. Dahil sa naging post ni Trillanes ay marami na ang nag-react at kinumpirma na ang naging pahayag nga ni Trillanes at ni Lenny ay konektado sa 2022 elections, kung saan ay binabalak muli ng Liberal Party na makabalik sa pwesto sa nalalapit na halalan. Ang naging pahayag nga ni Trillanes sa kanyang post ay muling nagbigay ng pag-asa para sa sambayanan na sumusuporta sa muling pagbabalik ng ABS-CBN. Nagbigay nga ng katiyakan si Trillanes na magkakaroon muli ng prangkisa ang Kapamilya Network. Ito ay kung ang kandidato ng Liberal Party ay mananalo sa susunod na presidential election. Ang prediction ni Trillanes ay naganap nga noong August 29, isang araw pagkatapos i-anunsyo ng ilang empleyado ng ABS-CBN ang kanilang pamamaalam sa network. Hindi pa nga inaanunsyo ng Liberal Party kung sino ang kanilang pambato sa darating na 2022 presidential race, kahit na marami ang nagtuturo kay Vice President Lenny Robredo bilang napupusuan nila na kumandidato. Netong Hulyo nga ay tinanggihan ng House of Representatives Legislative Franchise Committee ang hiling ng ABS-CBN na magkaroon ng panibagong 25 years franchise ang naturang network, at ang mga palabas nito ay kasalukuyang nag-e-ere gamit ang cable at ang mga social media online platforms gaya ng Facebook at ng iWanTV. Ang mga pangyayari ngayon ay tila ba pumapabor para sa Kapamilya Network at sa mga supporters nito dahil sa mga kaliwat kanang pagkilos na isinusulong ng iba't ibang pribadong grupo gaya na lamang ng Pirma Movement, at meron pa itong matibay na suporta na posibleng makuha kapag nanalo sa 2022 elections ang Liberal Party Group na pinapangunahan ng Pamilya Aquino. Sa tingin nyo, mga ka-showbiz, ang pagkapanalo ba ng Liberal Party sa darating na 2022 elections presidential race ay nakasangkalan sa boto ng milyong-milyong taga-suporta ng ABS-CBN? Sino nga ba ang kanilang magiging pambato sa darating na halalan? Ano nga ba ang mga susunod na hakbang ni Pangulong Duterte at ng administrasyon nito sa susunod na pagbabatikos sa pamahalaan? Ano ang dapat unahin ng mga politiko sa ngayong krisis ng bansa o ang darating na 2022 election? And that's our video for today, mga ka-showbiz. Magbigay lamang ng komento at pakiantabayanan lamang po ang aming mga showbiz update. Maraming salamat po!